Sir, this is what we call the quickfire segment. We throw some issues at you and we ask you if you agree, disagree, and briefly why. For example, abortion. What do you think of that? No. No. Is that a complete, absolute no or merong qualifications? No. Divorce. Ang buhay po ay, ano, divorce? Pwede ang divorce. Pero abortion, no. Same-sex marriage? No. No, absolute then? Yes. Kasi... No pa rin. No, yes na no. Same-sex, no. Marriage, no po. Okay. Ano po? Ang tanong nyo, bakit? Ano po? Ang dapat ikasal talaga, lalaki at babae. Ano po? So, kung pareho po sila na kinasal, babae sa babae o lalaki sa lalaki, may usapin po yun ng pag-aari eh. Di ba? Ng karapatan ng... So, yun lang. Pwede naman silang mabuhay ng masaya kahit hindi po sila ikinasal. Maraming mga mag-aasawa na nabubuhay na na masaya na hindi naman ho kasal. Okay. O sir, ano, federalismo? Pag-aralan natin ng maigi ang federalismo. Ah, parang hindi kayo ganun ka-convince sa federalismo? Hindi ho, hindi po. Ah, bakit po? Explain please. May mga naririnig po kami na, halimbawa, yung ekonomiya na isilang buksan na 100% sa dayuhan. Pati yung pagmamayari ng mass media, kung bubuksan, dapat tutulan mo natin yun. Pero sir, ano yun? You're talking about charter change. Pero specifically, the concept of shifting to a federal form of government. Halimbawa, charter change. Sa pagbabago ng konstitusyon, pero yung mga economic provisions nito, kinakailangan maprotektahan po natin yung interest natin. Yung federalismo, ganito po yun. Kapag ngayon natin ginawa itong federalismo at nanatili po yung mga pamilyang tradisyonal dyan sa mga rehiyon na yan, maghahari ang mga yan. Kinakailangan mabaklas muna natin yan. At ang federalismo, ang tanong, sino ba nagsusulong nito? Mukhang nung binanggit lamang ng presidente na gusto niyang federalismo, yung kanyang mga political leader, sumunod na. Ang totoong revolusyon, ang totoong pagbabago ay nanggagaling po sa ilalim. Hindi nanggagaling sa itaas. Tulad nung revolusyonaryong gobyerno na gusto nila, dapat nanggagaling yan sa ilalim, hindi yan nanggagaling sa taas. Kaya medyo nagkakaroon ng kaunting kalituhan ng publiko sa usapin na ito. Dapat tayong mga mamamayan na nagtutulak niyan, hindi yung gobyerno na nariyan ngayon. Ano po? Okay. Para masabi nating tunay itong sentimiento ng tao. Okay, lowering the age of criminal liability. Hindi po. Ayaw niyo baguhin? Ayoko kahit ano. Opo. So you're good with 15 pa rin? Yes. 15 pa rin. Opo. Yung sex education for children, and at what age, kung payag po kayo? Tama naman po na matuto ang mga kabataan natin ang sex education. Anong year, anong grade kaya? Siguro, kung 12, sa panahon ngayon ng mga bata, medyo mulat na rin. Ano po. Pwede na pong simulan yan. Yung sa war on drugs, kung mananalo kayo, may babaguhin ba kayo? Sa in the way drugs, it's being carried out? Una, dapat palakasin yung pondo ng PIDEA. Kulang na kulang mo sila eh, yung PIDEA. Ano po? Pati sa tao lang, kulang na kulang. Kaya nagtataka ako, bakit kung seryoso ang presidente dun sa gera sa droga, bakit yung pondo ng PIDEA medyo nahuli nito? Iba eh, iba ho, di ba? Kaya yung mga ganung bagay, ano, ibigay natin yung suporta sa Estado para madurog natin itong mga bawal na gamot na ito. At hindi po dapat na basta na lang merong mga ordinaryong tao na nawawala o namamatay. Yung sex education, nasagot na ba niya? Sir RJ, may tanong lang ako. Kasi I was going through all the issues that you've talked about so far. Of course, the party in itself, the party that you belong to, supports the president. And I suppose basically most of the policies are the major policies of the president. But if we drill down to the issues that you talked about so far, mukhang you have major disagreements with policy issues of the president. For example, yung economy, yung oil excise taxes, drugs, rice tarification, yung Chinese, federalism. Yung federalism, pati yung age of criminal liability. So hindi ba kayo nahihirapan that on one hand, your party is supporting the president, at on the other hand, on the major issues, mukhang you disagree. Huwag po natin isuko ang laban. Dapat huwag natin isarado ang pintuan. Ituloy lang natin pag-usap kay presidente. Ba dumating yung pagkakataon, bigla siyang
Oo nga, no. Kasi pag sinuko na natin, tapos na. Hanggat may buhay, tuloy lang po tayo. Tuloy lang natin. Do your party mates agree on you on most of these? Or this, they seem to disagree with you on most of these issues that you talked about? Well, may mga pagrespeto naman po kami sa mga posisyon. Ano po? Pero there's no party stand. Doon sa mga issues na yan, ang mga binanggit po natin, lahat naman po ito para sa kabutihan ng Estado. Eh. Again, hindi ito para kay Pangulong Duterte. Ang pag sinabi natin ng gobyerno, taong bayan to. Hindi apelyido lang nagkataon, Duterte ang nandyan. Pero taong bayan pinag-uusapan natin dito. Yung interest nila, yung kapakanan nila. Ganun po dapat ang pananaw natin sa mga nangyayari sa ating bayan. Okay, Amy, anything else? Okay, sir, we have a few seconds left. We'd like to give you the last 20-30 seconds to give your message to the public. Ako po si RJ Javellana Jr., ordinaryong Pilipino. Katulad nyo, pagod na rin po sa pagbabayad ng mataas na singil sa kuryente, tubig, transportasyon, marami pang iba. Kung gusto nyo po ng pagbabago, subukan nyo naman po ang isang tunay na Pilipino, number 39, RJ Javellana Jr., patriotiko. Marami pong salamat. Mabuhay po ang The Chips.